At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pangalawang kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Ang tatlong magkakapatid na sina Winnie, Winona at Willie ay isang mangkukulam. Lagi na lang tumatakal si Winnie para pumunta sa mga tao at natuklasan yun ng dalawa niyang kapatid. Isang araw, nang papunta na siya sa mga tao, biglang sumulpot ang dalawa niyang kapatid. At nalaman ito ng bunso. Nag-away sila dahil gumawa ng di maganda si Willie sa mga tao. Pero si Winnie at Winona ay pinagtagon nila ang mga tao. At nagalit ang kanilang ina nang malaman ito. At kinausap din siya na kanilang ama at binalaan si Winnie na di na makakalabas ng palasyo kung di niya kasama ang kanyang dalawang kapatid. Anak, bilang ate at nakakatanda, ba ikaw na ang magpapasensya sa bunsong kapatid mo, ha? Alam mo naman yun, hindi ba? Ama, minsan kasi sumusobra na si Wino. Tapos kinukonsinti pa siya ni ina. At isa pa, hindi ako talaga naniniwala na masama ang mga tao. At hindi maganda na inaaway natin ang mga tao. Naniniwala ako na hindi sila kasing sama ng sinasabi ninyo. Winnie, ano yung sinabi mo? Alam mo, nalaman ko sa bunso mong kapatid na gusto mong pumunta sa bayan para makisalamuha sa mga tao. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka natatakot sa mga tao? Winard, pagsabihan mo yung anak mo, kausapin mo siya. Anak, totoo bang sinasabi ng nanay mo, ha? Ama, di po. Di po niya gustong pumunta sa mga tao. Pwede ba? Huwag mong pagtakpan yung ate mo. Eh, wala naman akong nakikitang mali sa ginagawa ng mga tao, ama. At hindi naman sila kasing sama ng sinasabi niyo. At paano mo naman nalaman na hindi sila masama? Hindi mo pa nararanasan kasi. Hindi ka pa nakakarating doon. Magmula ngayon, bawal ka nang lumabas hanggat hindi mo kasama ang dalawang kapatid mo. Naiintindihan mo? Pero ina... Oh, Lila, parang napakabigat na parusa naman yung sinasabi mo sa pakarin nating anak. Winard, yan ka na naman eh. Lagi mo siyang kinakampihan. Ayaw ko lang na may masamang mangyari sa kanila. Naiintindihan mo ba ako? Ewan ko sa inyo, ina. Bakit mo ako sinumbong kay ina, ha? Hindi ko naman sinasadya eh. Nadulas lang ang dila ko, ate. Pero totoo naman yung sinasabi ko, ah. Ate, tama na. Huwag na kayong mag-away. Ganon ba? Okay! Ay! Ano ba? Akin na yung salamin. Ate! Ate naman eh! Bakit yan ito, ang ha? Bagay sa'yo! O ayan!
ibabalik ko na ang salamin sa'yo. Tingnan mo ang mukha mo ngayon. Akin na! Ano ba? Ah! Ano ginawa mo sa kilay ko? Ang pangit ko! Ang pangit! I hate you! Mm! Renard, ano yung pinagtatawanan ninyo, ha? Ano yan, ina? Ano yan, ina? Ito, maganda. May palaka! May palaka! Ew! Ay, nakakatakot! Yanks! Ipapakilala ko pala sa inyo si Prince Dikokak. At siya ang mapapangasawa mo, Winnie. Ha? Ikakasal ako dyan? Sure kayo sa palaka? Yuck! Mahal. Nabibigla kayata. Ha? Winnie, palaka yan eh. Para sabihin ko sa'yo, si Prinsipe Kokak ay may dugong bughaw. Ha? At nangako siya na aalagaan niya si Winnie. At mamahalin niya forever. Pero ina, bakit sa palaka pa ako magpapakasal? Ayoko dyan! Hay nako! Halikan mo lang yan! Magiging tao na yan! Hindi! Ayoko sa palaka na yan! Ama! Pigilan mo si ina, ama! Oo nga naman, Helena. Huwag mong pilitin si Winnie na pakasal dyan sa palaka na yan. Mali yun. Anong sinabi mo? Ulitin mo nga. Humahadlang ka, ganun ba? Ang sabi ko, yun ay makakabuti sa'yo, anak. Ha? Sure ka, ama? Kahit anong gawin niyo dyan, ayokong magpakasal sa palakang iyan. Hindi ako ikakasal sa isang palaka. Huwag kang mag-alala, palaka. Kakausapin ko ang aking anak para pakasal kayong dalawa. Kailangan na makaalis ako sa bahay na to. Ayan, tulog na silang lahat. Kailangan na makatakas ako dito. Dahan-dahan ako lalabas dito. Kailangan na makatakas ako. Ayaw kong pakasal sa isang palaka. Ayaw ko sa palaka na yun. Ito, dadalhin ko ang mga gamit ko para hindi nila malata. Gagamitan ko ng magic. Aalis na ako dito. Ayoko sa ugali ni ina. Ayoko. Oh! Bakit hindi niyo binantayan ang ate ninyo? Hindi ba ang sabi ko sa inyo, bantayan niyo siya? Kabilin-bilinan ko sa inyo na huwag niyo siyang patatakasin! Well, mahal, wala naman silang kasalanan. Kaya huwag ka na magalit sa kanila. Hindi naman nila ginusto ang mga nangyari. Halika na! Hanapin natin ang ate ninyo! Hanapin natin ang ate ninyo! Halika kayo! Thank you.
Paro, malayo pa ba tayo? Eh, pagod na ako eh. Masakit na ng aking mga paa. Ayun, tara! May nakikita ako doon! Halika, Paro-Paro! Halika! Makakalabas na ako dito! Makakalabas na ako dito! Pagod na ako. Hinihingan ano na ako. Ano ka ba? Dalian mo. Dalian natin. Pwedeng hindi pa siya nakakalayo. Baka ano na mangyari sa kanya? Ate, wait lang. My feet hurt so bad talaga. Masakit na. Ano kaya, Willow? Gamitin mo na yung kapangyarihan mo. Papalapitin mo na siya dito. Dalian mo. Bilis. Dalian mo na. Teka. Susubukan ko, ate. Naputin siya sa aking kapangyarihan. Oh, no! Parang super lion na siya, ate. Wala nang bisa ang powers ko. Paano na yan? Teka sandali. Ito. Ito. Inumin mo ito. Pampalakas yan. Dali, inumin mo na. Ayoko nga. Ayoko. Baka ano yan, makararashes pang mukha ko dyan. Sige na, dalian mo ang arte mo eh. Sure ka ha? Okay, fine. Iinumin ko na. Bigla akong lumakas, ate. Ate Winona, ang lakas ko. Okay pang ginawa natin, halika na. Aba, hintayin mo ako. Hintayin mo ako, Willow. Ano ba? Hintayin mo ako. Mahal kong Willela, mali naman yata yung pilitin mo ang anak natin na magpakasal kay Prinsipe Kukak. Tama lang yun. Para ano-ano ang iniisip ng batang yan. Pero mahal, mali naman na pilitin mo siya kung ayaw niya. Renard, tama lang yun. Tama ang aking desisyon. Wala akong mali. At lagi akong tama, hindi ba? Sige. Oo, lagi ka nang tama. Mahal ko, lagi ka nang tama. Yan! Sabi ko sa'yo eh, tama ako at hindi ako pwedeng magkamali. Bakit niyo ako sinundan, ha? Ate, pakiusap. Huwag ka na umalis. Please, ate. Ate naman, huwag kasi matigas ang ulo. Sige na. Ano? Pag bumalik ako doon, pakakasal ako sa isang palaka? Ew! Ayaw ko! Diba, sabi ni ina, pag hinalikan mo yung frog, magiging cute din siya. Ano? Kahit na, ayoko pa rin. Ano kaya kung ikaw na lang? Ano? Ako? Ew! No way! Ayoko. Oh, sige na! Umalis na kayo! Pabayaan nyo na ako dito! Ate, mapatawad mo sana ako. Oh my God! Anong ginawa mo, Ate Winona? Oo, uwi na tayo. Oh, sige. Umuwi na tayo. Dala ninyo! Uwi na tayo, mga kapatid ko! Halika na, Willow. Huwi na tayo.
Bakit nandito ka na? Ha? Winona? Willow? Bakit? Anong ginagawa ko dito? Bakit na ako binalik dito? Sorry, ate. Nag-aala lang naman ako sa iyo eh. Nadamay pa ako, nakakaasar, may gulay. Aalis ako at wala kayong magagawa. Alam mo ah, hindi ka pwedeng umalis dahil magpapakasal ka kay Prinsipe Kokak, okay? Sa ayaw at sa gusto mo, ako ang masusunod. Ina, bakit ganyan ka sa akin ha? Bakit parang hindi ko kayo ina? Kasi hindi naman talaga kita anak. Hindi kita anak! Hindi kita anak! Ngayon, alam ko na kung bakit ganyan kayo sa akin. Ngayon alam mo na. Ano, tatakas ka pa ba? Kaya pala, iba ang trato ninyo sa akin. Ate ko pa rin siya. Ako rin, ina. Ate ko pa rin siya. Tapos. Kaya pala hindi ko magawang manapit kay ina. Hindi pala natin siya ina. Pero ate, close pa rin kaming dalawa. Willow, baka di ka tunay na anak din. Teka, pwede ba wag kayo magulo? Nag-iisip nga ako eh. Wait. Hindi kilala ni ama ang tunay na nanay natin kasi... Bakit parang nag-uulyanin na si ama? Pero baka di natin tunay na ama si ama. Uy! Hindi yun! Teka! Nag-iisip pa ako! Eh, ano ate? Ano ang nasa isip mo? Si ama! Baka under siya ng spell ni Ina Wilela! Teka, wait! Wait! Ama? Ama, gumising ka na. Para malaman namin... kung ano yung totoo. Nagtataka na talaga ako. Nalilito na rin ako kung ano ang totoo. Pwede ba? Maghanap na lang tayo ng ebidensya. Baka kinulam ni Wilela si ama. Pati yung tunay na nanay natin. Para alam natin yung itsura niya. Tutal, sinabi ni Wilela na hindi niya tayo tunay na anak, hindi ba? Naku, yan lang pala. Easy lang yan. Di mo sinabi sa akin nung maaga. Anong ginagawa ng powers ko sa isip? Wait. Ipakita mo ang tunay na mukha ng aming ina. Ipakita mo. Bakit di ko makita? Ano ba yan? Mga ate, di ko makita. Tama na. May naisip ka, Winona? Ano yun? Halika, tulungan niyo ko. Matagal nang hinahanap ko yung sombrero ko. Tulungan mo ko. Sandali! Hindi ngayon ang panahon para dyan. Ano ba? Maghanap tayo ng ebidensya. Doon ka. Dito ako. Ikaw, doon sa ilalim ng kama. Sige na! Ate, may kahon sa ilalim ng kama ni ama. Ha?
Ano ang nakita ni Winona sa ilalim ng kama? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Ang Tatlong Magkakapatid, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignum, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert D. Guzman, June Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert D. Guzman. Sa panulat at direksyon, Amos Iglesias. Mga kwento ni Lola Sela, inihahandog ng IFRI Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bumbo Radyo, Philippines.